kay Jesus. So, kung sa kanyang pagkamatay, sa Holy Week, matutunghayan natin ang paghirap at pagkamatay at muling pagkabuhay. Kailangan ni Jesus ang kanyang mga disipulo upang matanto na ang panganib at kahirapan na ilalagay sa kanilang hinaharap. Ayaw niyang ipalagay nila na ang buhay bilang kanyang mga disipulo ay maging madali, simple o maluwalhati. Ngunit sinabi rin ni Jesus sa kanila na kung susundin nila siya, makakamit nila ang buong mundo. Anong mga pangyarihang pahayag? Sa talatang ito, binabalaan at pinayunan ni Jesus ang kanyang mga alagad na ihanda sila para sa mahalagang pagsunod na darating. Ngunit, bago niya gawin iyon, ipinaalam niya sa kanila ang tungkol sa kanyang kamatayan at pagkabuhay niya. Alam ni Jesus na kailangan nilang makita ang sarili niyang sakripisyo upang maunawaan ang tunay na halaga ng pagiging disipulo. Tulad ni Jesus na ating leader ay dadaanan din tayo sa pagsubok ng ating buhay. Kagaya na lang ng experience ko, lagi kong iniisip yung kasiyahan at saka ng pagsisilbi ko sa kanya. May next Sunday yung tanik. Yung iba rito, ganun pag tinamad. Lagi akong nakatuon sa kasiyahan, imbis na maglingkod sa kanya. Hanggang sa dumating na yung problema sa school, tapos financial, mahirap mag-commute, mahirap ang school awards na iba't ibang subject, mahirap, ang dami bayarin, yung away sa bahay, yung gawain sa bahay, yung gulo mismo ng bahay. Iniisip ko minsan, bakit mo ko pinapahirapan, Lord? Lagi pag nililate, kahit minsan na lang magpuyat. Ay, hindi ko sure yan. Sinusubukan ko ang buhati ng Cruz. Yung mga magandang resulta, kahit mahirap, like pagdating ko rito sa BD. Nagdadalawang isip ako, aating baho ngayon may bukas na lang. Hanggang sa hindi na ako nagde-decide, mga kapwa ko, Burgundy Youth, kinakamusta ako at iniimbitahan na mag-so at mag-rosary of Dover. Kahit ngayon lang, kahit isang pahinga lang kay Lord, sa araw-araw na namamodlema ako, ay thankful akong nariyan sila na gumagabay sa amin, hindi lang sa akin. At ang pinaka natutunan ko rito ay, itapin ko yung panandali at kasiyahan ko, kasi may mas malaking ibibigay sa amin si Lord. Yun ay ang pagbibigay ng mabuting balita. Huwag kayong matakot na sundin ang Panginoon at buhati ng iyong krus, dahil sa huli, laging mabuti ang mangyayari. Tulad ng binuhat niya ang krus niya sa muli. At muli siyang nabuhay. Okay, guys. Basahin ng mabuti ang pagbasa. Luke 9, verse 22-27. Anong parte ng video o pagbasa ng guidelines ang pinakadumatak at pinakadumatak sa atin at bakit? Kausapin si Jesus at tanungin, Lord, anong mensahe